So ayan, grabe, ganda ng view natin, no? Lalo na to. Ayun. So good morning. Ayun, good morning. So ayan, ginawa ko yung video na to para gusto ko makapag-inspire sa inyo, 'di ba? Ayun, lupit. So dati lang naman akong simpleng tao, former OFW po ako sa bansang Oman, ayan. Within 3 years and 6 months. So ang lupit, 'di ba? Grabe. So before talaga grabe yung di ako makapag-ayos sa sarili ko. So grabe lang, sayang ako, grabe yung ibag ko, grabe yung alam mo yung mukha ko, stress na stress. So yan, bakit nai-share ko to sa inyo dahil tinulungan lang po naman ako ng ating grupo, so ng Royal International Empire at ng ating mga coach and mentor kung paano po mabago yung ating mindset, especially po yung mindset natin, yung paniniwala natin na deserve mong maging masaya, di ba? Deserve mong baguhin yung takbo ng buhay mo, deserve mo na maging malaya as OFW. So ikaw na OFW, kung nakaya ko at nakaya ng mga ibang OFW na makawi for good doing this business na empowered consumerism, so huwag kayong maghinayang na sumubok. So yung pera, madali lang kitain yan. Pero yung ganitong time freedom, mahirap bayaran yan. Especially yung makabanding mo, yung pamilya mo, especially yung maging masaya ka, di ba, sa gusto mo. Iba kasi yung masaya ka lang pero deep inside, hindi mo feel yung saya mo, di ba? May ngiti ka sa mga labi mo pero fake pala yun. Pero yung naranasan mo yung ganitong saya na kahit hindi mo sila kakilala, kahit sa Facebook mo lang sila nakilala, pero yung approach sa'yo is as real family. So yun yung napakasarap. And then sumubok lang din talaga ako, di ko rin kilala yung tumulong sa akin. So sa Facebook ko lang din sila nakilala, pero hindi ako nang hinayang na sumugal. Kumbaga, sugal lang naman ang buhay ng tao, 'di ba? As OFW talagang sugal lang. Lakas ng loob. So ang paglayo sa magulang natin, ang paglayo sa pamilya at sa anak natin is hindi ganoon kadali. Pero ni-risk mo siya, bakit? Dahil may pangarap ka para sa kanila. So ganun din ako, may pangarap din ako para sa pamilya ko, sa anak ko. Kaya nag-risk ako as OFW, and then ito doing fire consumerism. So di ko rin kilala yung ayan, yung nag-present sa akin. So sumubok lang talaga ako, and ito ngayon, so kasama ko na sila. And ikaw na makakapanood nito, so sumubok ka lang, gawin mo lang. Simulan mo para meron kang gagawin the future na uwi ka dito. May savings na meron ka pang negosyo. So, yun lang yung suggest ko as OFW na ilang taon ka pang magtatrabaho dyan kung wala kang babaguhin. Ngayon, mag-decide ka na. Baguhin mo na. Sumubok ka. Yan lang. God bless and more power.